Ano ba si simula na? Yung manual na. So, nanilibog mo yung clutch, i-gear one mo. So, yan. Okay. Then, sige. Then, yung brake, apaka mo yung brake. Yan. Then, pwede mo na i-release yung handbrake. Angat pindot baba ito. Angat pindot baba. So, since na, nauusad na tayo, so, kailangan mong bitawan ng brake. So, bitawan mo yung brake. Okay. Yung clutch, hindi na. So, naka-gear one ka ngayon. So, ngayon, daan-daan mo siyang ihangat ulit, no? So, yan. Pagka gumalaw siya, steady mo lang. So, titingin ka ng kaliwa. Okay. Sige. Ngayon. Gawin mo yung pinakamabagal para sa'yo. Yan, sir. Yan. So, maintain mo yan. Sige, angat mong konti. Steady mo lang. Delay yan eh. May delay na 1 seconds yan eh. Hintay mo yung response nung pag-angat mo. Okay. Libog mo konti. Tuldok lang yan. So, maintain mo yan. So, yan yung pinakamabagal ng galaw, no? Sige, angat mong konti. Nilubog mo yan eh. Steady mo lang. Yan. So, yan yung pinakamabagal. So, lubog mo ulit. So, yan yung kunyari, may dumadaan dyan. No, may papasok na jeep, no? So, yan yung control niyan. Sa clutch mo kukunin yan. Okay, okay then, gapang ulit. So, yan yun, no? Kumakaliwa ka, pero hindi ka... Bumabagal, pero hindi humihinto. Opo, opo. Tama? So, bitawan mo na yung clutch sa part na yan, nung makakadaan ka na. Bitawan mo na yung clutch. So, hindi naman mamamatay yan, eh. Okay. So, yan yun, okay. So, nung binitawan mo yung clutch, wala ka ng tapak ngayon. Sige, kunin mo yung liko. So, yan. So, tuwid mo lang siya. Okay. So, ganito. Hindi ko naman porket sinabing dapat kaya niyong control eh, no? Wala akong sinabing ibabad ninyo ang paano niyo sa clutch. Tama ba? May tinuro ba ako sa'yo na dapat ibabad ang paa sa clutch? Wala. So, wala. So, signal kang kaliwa. Press down. So, yan na ang kaliwa. So, dapat hindi ka lalampas sa guhit na to. Nakita mo yung guhit sa gitna? So, hindi ka dapat lalampas dyan. So, ganito yan. Wala kang tapak na kahit ano. So, nung inihigot mo yan, kinaliwa mo, yan. Then, kaliwa mo pa. Yan. Titingin ka rin sa guhit naman sa kanan. Yan, ah. So, kumbaga, kung tatama ka sa kanya. So, ito kasi, ito yung gitna, eh, no? Yan. So, binalik mo isang ikot. So, tumingin ka sa malayo. So, kung babansinin mo, mayroong guhit dito sa gitna. Ito, tsaka ito. So, makikita mo yung sa kanan. Tingnan mo, mirror. Nakita mo, di ba? Ayan, ah. Sa kaliwa, makikita mo kung lampas ka. Apo. So, kung hindi ka lampas, ibig sabihin, yan ang perfect lane. So, yan ang lane mo, no? So, lahat ng babanggay mo sa harapan mo, yan ang kasalanan mo. So, let's say, kunyari, may tatawid si ate, no? So, lubog mo yung clutch. Sagad, then, ihinto mo. Or else, pabagali mo. Then, bitaw ng brake. Okay, then, kukunin mo ulit yung biting point nung nag-pull stop ka. So, steady mo yan. Kasi, ang kasunod mo, mamamatay yan pagka hindi mo, pag nilampasan mo yan. So, pag namatayan ka, ibig sabihin, may naging error ka. Lumampas ka dun sa point ng biting point. Sige, nung umaandar na siya, dandan mo. Sige, dandan, biting point. Then, bilang 1, 2, then bitaw. So, hindi siya mamamatay. Bibilangan mo siya, no? So, unawain natin ulit mabuti, no? So, lubog mo yung clutch. Nung nilubog mo yung clutch, bumagsak sa neutral yan. Tama? Okay. So, ibig sabihin, pabagal ng pabagal yan. Ngayon, yung konting usad ng bagal na yan, no? Pag dinugtong mo, angat mo yung clutch. Clutch. Sige. So, dudugtong yan. Steady mo lang. Okay. Then, hayaan mo lang ko sa umandar. No? So, bitawan mo na yung clutch. Okay. Sige. Then, sige, dire-diretso lang tayo. Okay. Hayaan mo lang ko sa umandar, ha? Okay. So, yung liko, ang inaaral mo ngayon, no? Ng liko ng kaliwa. Pagliko sa kaliwa. Okay? So, kailangan mo mag-iingat. Hindi mo kailangan matakot, eh. Ilubog mo yung clutch. So, kaya mo nilubog yung clutch, may mga pwedeng maganap. Tama, pwedeng may tumawid, pwede may magmotor, no? So, angat mo ulit yung, steady mo lang muna yung clutch, lubog mo lang, kasi si kuya. O, then, ngayon, di ba? Kahit tumatawid si kuya, hindi siya takot sa'yo. Then, angat mo yung clutch ng dahan-dahan. Okay, no? Then, angat mo na ulit. So, nakuha mo, paano mag-iingat? So, yun yung paraan para maingat mo yung, maingat kang makaligo, no? So, yung control sa clutch, no? Alam niyo dapat kung kailan niyo tatapakan. So, dito kailangan mo bang tapakan si clutch? Hindi na. Hindi. So, ngayon, kung gano'ng kagaan tumapak ng mga clutch, maglubog, no? So, ganun din sa gas. So, magagas ka ng napakagaan sa kanan, no? Nasa kanan. Napakagaan lang. So, yun yun. So, magaan lang. Yan. So, pag diniinan mo yan ng ganyan lang, maintain mo na yan. Hindi yan padiin ng padiin. Bibilis na bibilis yan. Magaan lang ka ako. Steady mo lang. So, nung tumapak ka na magaan, steady mo lang. So, yan yun. So, sa part na yan, pumorma ka ng brake. Porma ka ng brake. Yan. Hayaan mo ko sa umandar. Ngayon, kung kinakailangan mong huminto, no, ilubog mo clutch.
Labog maklat, sagad. Okay, then. Or else, so kung kailangan mo magbagal, yan pa rin yun. Then, bitaw ng brake, angat ng clutch. Dahan-dahan lang. Then, sige. Okay. Eh, traffic. Labog ng clutch. Now, then, pabagali mo ng brake. Okay. Traffic. Okay. Kailangan mong ihinto. Sige, bitaw ng brake. Gapang. Huwag mong bibilis na, mamamatay yun. Sorry. Diba? Sabi ko sa'yo, no? Kunti na, mamamatay na yun. Sige, labog mo yung clutch. Okay, then brake. So, full stop, no? So, hindi masusunog yung clutch dyan. Bakit? Una sa lahat, yung nagsasabing masusunog yan, hindi. Dahil lahat ganyan ang galaw. Lahat ng traffic, ito ang galaw. Kaya, hindi pwedeng sabihin nasusunog. Sige, angat na yung clutch. Dahan-dahan lang. Pinakamabagal na galaw, usad. Steady mo yan. So, lubog mo onte, mas mabagal yan. Dapat, hindi lubog na sagad. Okay. Iba kasi yung pre-wheeling ginagawa mo, eh, no? So, unawain mo yung topic ko, no? Mm-hmm. Para hindi kita mapagalitan. Okay. Sige, lubog mo yung clutch. Okay, no? Angat mo siya. From biting point, no? So, gumalaw siya, tama? Steady mo yan. Ngayon, ang sabi ko, tuldok lang, no? Alam mo yung millimeter, ito yun, no? Ganyan lang, no? Lubog mo ng ganyan lang, konting-konti lang. Hintay mo yung response niya. Okay. So, yun yung pinakamabagal. So, dyan mo magagawa yung bagal, no? So, pag na-maintain mo yung bagal na yan, no? Matutuwa ako sa'yo. Pag nailiko mo dyan, nang hindi nagbago yung speed mo. So, yan ang pinakamahirap na galaw. Yan, sige, gagawin mo, ha? So, tingnan mo yung pupuntahan mo. Okay. O, bumibilis ka. Lubog mo kami mong konti. Habang kumakaliwa ka. Sige. Okay. So, yun yung pinakamabagal, no? So, sa clutch mo makukuha yan. Dahil pag brake ang ginamit mo dyan, nangangatog yung makina. Okay. Nangangatog yung makina. Gusto niya maunawaan? Sige. Angat mo yung clutch yan, dahan. Sige, angat mo yung clutch yan, dahan. Sige. Ngayon, alisin mo yan. O, gawin mo sa brake. Sa pamamagitan ng brake, yung pinakamabagal kung magawa mo. Nang smooth. Sige. Hindi mo yung brake. Hindi. Ano mangyayari? Mamamatay pa yan, no? Diba? Namatay pa? Okay. Mm-hmm. Hindi niyo makukuha yan, lalo na't gasolina to. Maunawaan niyo? Mm-hmm. So, dun niyo lang. So, ano mangyayari sa inyo? Paglubog ng clutch, brake. Parang takot. Naging takot na takot. Sige, start mo ulit, no? So, patay mo yung aircon. Then, lubog mo yung clutch kasi naka-gear 1 ka. Then, start mo. Okay, bitaw, no? Ngayon, bitaw ng brake, dahan-dahan angat ng clutch. Okay. So, nung gumalaw, yan yung pinakamabagal. Oh. Huwag mo pakita ang ganyang kabagal. Hindi ko kaya yan. Ayan. So, bitaw na ng clutch. Yung wala ka namang dapat ikabagal. Okay. So, bitaw mo yung clutch. Bitaw mo na. So, hindi mo rin ibababad yung paa mo sa clutch yung ganito na yung scenario. Pag bigla may tumawid, patawid. Oh, lubog mo yung clutch. Ta-timing mo lang kung nandun pa yung tumatawid. Eh, oh. Kaya bumagal yan. Then, angat mo ulit yung clutch. Hindi naman mamamatay kasi dumugtong yun eh. Okay. Dumugtong na siya eh. No? Pero lang, kung nag-pull stop ka. Kung nag-pull stop ka, doon siya mamamatay. Nakuha mo? Apo. So, napansin mo, gumagalaw ka na maayos. So, gusto mong gamitin yung brake, babagalin. Oh. So, try mo sa clutch. Ano pipiliin mo ngayon? Mag-brake o ilubog yung clutch sa part na yan? Mag-lubog ng clutch. Sige, lubog mo. So, bumagal siya, tama? Mm-hmm. Ayan, no? Nung nilubog mo yung clutch. Nung dinugtong mo si clutch, eh, kailangan mo mabagal. Ano gagamitin mo? Brake? Hindi. Clutch control. Sige, angat ng clutch. Konti lang. So, tama na yan. Hintay mo yung response yan. So, yun yun. Yun yung pinakamabagal. So, iyahang mo muna yun dyan. No? Then, masusunog ba yan? Hindi. Kasi yan yung unang galaw. So, nasusunog ang clutch na pag lagi nakababad yung paa nyo sa clutch, pag nasa gear 2 na, gear 3, laging nakaamba. No? Kasi yun, napipress nyo nang hindi nyo na mamalayan minsan. No? So, kaya kayo naging gano'n, no? Dahil nga sa takot ninyo, no? Na baka bigla may tumawid. No? So, lagi nakaamba yung clutch. So, nung wala naman ng daylan, no? Wala ka na rin dapat clutch siya natin, no? So kung tumatakbo na yan talaga, bitaw mo na yung clutch. Hindi yung lagi ka rin nakabantay, nakaabang sa clutch. So yun yung mga tinatawag na clutch driver. No? So ito kasi hindi mahirap unawain to. No? At hindi to unawain ng marurunong ng mag-drive. No? Dahil may kanya-kanya kaming galaw. Okay? May kanya-kanyang galaw, lahat magagaling yan. No? Wala naman ako sinabing nakipagpagalingan ako at hindi ako nagmamagaling. Ang sa akin, isinishare ko yung kaya ko. Dahil lang isang manual na sasakyan,